Hello guys, ito nga pala ay ganap pa nung Monday. Pagkatapos ko nga maihati dyan si Ate Kate, ay dumaan nga muna ako dito sa gasolinahan para nga magpag-usilina dahil nga empty na yung aking motor. Pagkatapos nga niyaya ko nga ito si Sir na pumunta nga kami ng Anilaw para nga bumili ng isda dahil nga sobrang mahal ng isda dito sa bayan. Dumaan nga muna kami saglit dito sa BDO para nga mag-withdraw ng pera. Pagkatapos nga namin mag-withdraw ay dumiretso na nga agad kami dito sa Anilaw. So nandiyan na nga kami sa palengke ng mga oras na yan. So ito nga ang gusto kong bilhin guys, yung tulingan na bilog dahil nga gusto ko magsinaing. Hindi na nga siya ganun ka-presko dahil nga puro tira na nga lang yung mga nandyan dahil nga medyo tanghali na rin kami nung magpunta. Pero okay na rin yan guys dahil sasaingin ko naman yan, so maluluto naman yan ng matagal. Pumili na nga ako diyan ng halagang 1 kilo, so pinili ko nga yung medyo matigas-tigas pa dahil wala na rin naman akong ibang choice guys dahil yan na lang ngayon ang meron. So dun sa man sa kabila ay medyo malalaki, ayoko naman ng sobrang lalaki kapag sinaing. So pwede na yan, carry na yan. Pinatanggalan ko na nga rin dyan ng hasang at saka ng bituka para pagdating nga sa bahay ay huhugasan ko na lang siya. Nung mabayaran ko na nga yung tulingan ay lumipat nga kami dito sa kabila dahil nakakita nga si Sir ng dulong, bumili siya ng 1/4 dahil gusto nga daw niya magbaon ng tortang dulong. Pagkatapos nga ay dumaan nga kami dito sa gulayan para nga bumili ng kalamyas na tuyo dahil nga ako ay magsasaing. And after nga nun, umalis na rin nga kami kaagad dahil nga wala naman na kaming ibang magustuhan na isda, tapos nakita nga namin yung isdang malalaking yun sa kariton. After nga yan, umalis na rin kami kaagad, tapos dumaan nga kami dito sa Babuyan para nga bumili ng 1 kilong liempo pang adobo. Pinauna ko na nga pinauwi dyan si Sir dahil nga dadaan pa nga ako dito sa groceryhan para nga bumili nitong itlog, tapos bumili pa nga ako ng ibang kailangan namin sa bahay. At ayan, nakita ko nga itong mga angels ng aking kumare. Shout out nga pala sa inyo. After nga nun, ay pumunta na rin ako dito sa tindahan at nagpaalam na nga rin ako kay Mama. Naghihimay nga siya dyan ng gulay dahil nga magluluto daw siya ng dinding-ding. So ay nagpaalam na nga ako sa kanya at umuwi na nga rin ako kaagad. Na-videohan ko nga rin pala itong palengke na ginagawa sa amin. Diyos ko po guys, hindi ko alam kung kailan yan matatapos. So medyo matagal na nga rin yan, hanggang ngayon hindi pa nga tapos. Pagka-uwi ko nga dyan, ay agad ko na nga inasikaso itong aming mga pinamili. Una ko nga nilinisan dyan ay yung dulong. So din-drain ko nga muna yan dyan bago ko nga inilagay sa baunan. Pagkatapos nga, isinunod ko na nga itong karne. Nilinisan ko lang din yan, hinugasan ng mabuti at inilagay ko lang din nga yan sa baunan dahil hindi ko pa nga rin yan lulutuin. Isinunod ko naman nga itong tulingan na aming nabili. So yan nga yung aking lulutuin dyan guys. Lilinisan ko nga muna yan dahil hasang lang at bituka ang tinanggal. Yung buntot ay hindi pala nila tinanggal, kaya ayun, tatanggalan ko nga muna yan siya dyan dahil nga sabi nila ay lason nga daw ito. Pagkatapos ko nga matanggalan niya ng buntot at mahugasan ng maayos, ay nilagyan ko nga siya ng gilit dun sa gitna isa-isa. At nung magilitan ko na nga yan lahat, ay pinirat-pirat ko nga siya ng ganyan guys. Ayan, nakikita nyo sa video, ganyan yung aking ginawa. Mas maganda kasi tingnan yung sinaing guys kapag pirat siya na ganyan. Pagkatapos ko nga piratin yan lahat, ay isa-isa ko naman siyang pinahiran ng asin para nga mas lumasa siya dun sa katawan ng isda. At nung malagyan ko na nga siya ng asin lahat, ay isa-isa ko nang inilagay yung mga pangrikado dun sa kaldero. Pero so una kong nilagay dyan ay yung kalamyas na tuyo, tapos yung bawang sibuyas at saka yung taba ng baboy na hiningi ko nga dun sa karnihan. Naglagay din nga ako ng paminta at saka pampalasa dun sa pinakailalim. At nung mailagay ko na nga lahat ng rekado dun sa kaldero at saka yung mga pampalasa, ay binalot ko naman nga sa dahon ng saging yung gitna ng isda guys, para pag naluto na yan at kumuha nga ay hindi madudurog. Mas masarap nga din siya guys kapag binalot nga siya ng dahon, kasi nga nagdadagdag ng lasa yung dahon ng saging dun sa ating sinaing. At nung okay na nga lahat, naibalot ko na lahat ng isda, tapos naipatas ko na nga siya ng maayos, inilagay ko naman yung mga natitirang pangrikado at pampalasa dun sa ibabaw. Kung ano yung nilagay ko dun sa ilalim, ayun nga rin yung nilagay ko sa ibabaw, para nga magpantay yung kanyang lasa. Naglagay na nga rin ako ng suka at saka ng tubig, so medyo madami-dami ng tubig yung inilagay ko dyan guys, dahil nga matagal yan siya lulutuin. So mas matagal, mas masarap. At ayan, nung okay na nga, isinarang ko na nga kaagad sa apoy. Pagkaraan nga ng halos 1 oras, ayan ang kanyang itsura guys, natuyuan na siya, pero nakukulangan pa nga ako sa lambot niya, kaya nagdagdag nga ulit ako dyan ng tubig. And after nga, halos 2 oras ko nga yan pinakuluan guys, okay na at naging satisfied na nga ako dun sa luto niya. Hindi pa siya ganun kalambot, pero okay na. So that's it. Thanks for watching.